term po, diminution ng aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bawal lumit maging okay. TTX 500. TX500! Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm. Mm-hmm. And then sa likod na. So, ni-try yun po sa DTX500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Mm-hmm. Kay super good siya ka-effective. Mm-hmm. O, ako, di man ko mupati anang herbal. Mm-hmm. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself. Dear Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera, iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera Balita, ngayon! Bandera 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 Balita, ngayon! Bandera Balita, ngayon! Bandera Balita, ngayon! Bandera COVID-19! Radyo Bandera COVID-19! Radyo Bandera COVID-19! Bandera Bandera Headlines! Bandera Headlines! Magandang umaga! Lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, narito na! Ang mga nagbabagang balita ngayong araw na ito ng Lunes, ika-5 sa buwan ng Oktubre, 2020. Mga balitang hatid na pinakarespetado sa news and current affairs sa bansa, ang Bandera Philippines Incorporated at 88.7 Bandera News FM Puerto Princesa, at tayo po ay sabay-sabay na napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Napapanoodin tayo ng live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Channel 40 sa Bandera News TV. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong isa sa magiging tagapagbalita, Kaluy La Rosa. At Gerald Gales. At ito ang Bandera Balita ngayon. Bandera Balita ngayon. Sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita. Bandera Headlines. Isang lalaki ang o yung lalaki pong ilang araw nang nawawala. Natagpuan wala ng buhay sa masukal na bagi sa barangay Montiblay. Bandera Headlines. Daw-daw na ang kaso ng local transmission na itala sa bayan ng Magsaysay. Bandera, Bandera Headlines. Isang van pinagbabaril sa munisipyo ng Quezon. Bandera, Bandera Headlines. At community transmission sa lungsod ng Puerto Princesa nadagdagan. Bandera, Bandera Headlines. Ang headlines sa ating mga balitang lokal ay hatid sa atin ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke,
cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life. For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. Italian ng ating mga balita. Pantera Balita ngayon. Isang bangkay ang natagpuan o isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa isang masukal na bahagi sa Barangay Muntible pasado alas 3 ng hapon nitong araw po ng Sabado. Kinilala ang biktimang si Ronel Esparagosa, 44 taong gulang at isang construction worker. Napag-alamang araw ng Lunes, nawawala ang biktima. Kaya't napag-desisyonan umano ng kanyang mga kasamaan sa komando na siya ay hanapin. Ayon sa mga nakakita, nagsimula sila sa pag-anap sa boundary ng Barangay Nabsan at Muntible hanggang sa natagpuan na mga ito o natagpuan na ito sa magubat na parte ng nasabing lugar. Dahil umano sa umaalingasaw na amoy ay natunto ng bangkay ng biktima. Pinaghinalaan namang pinatay ang biktima. Ngunit patuloy pang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Samantala, narito naman ang ilan sa mga kagalapan noong araw ng Sabado kaugnay sa pangyayaring yan. Radio Pantera! Ilang araw na nawawala, construction worker. Ngayon, saan banda dyan? Dito? Membro ng komando, may mga komando ang naghanap. Wala kang nag-ano, pag nag-anap kami. Dito? Sino nakakita dito? Kami rin yung mga tropa sa komando. Ah, sinuyod ninyo? Oh, sinuyod namin simula doon sa boundary ng Napsan at Muntible. Ah, bakit dito nyo yung hinanap? May naamoy kami. Naamoy lang ninyo? Hmm. Sa kalsada? Oo. Oh. Tapos hinanap nyo na? Hmm. Ang sabi pinatay daw, diretso pa rin dyan. Sabi pinatay? Hmm. Dito, tama. Yan. Malapit na pre, nangangamoy na. Yan na pre. Yan na pre, kanan. Hiwalay-hiwalay kami po. Pagpasok ko dito banda, naamoy ko na po. Sabi ko, hindi ito nga patay na hayop. Mm-hmm. Kasi grabe ng katatapang ng amoy bago may langaw. Mm-hmm. Kahit tumawag ako ng kasama ko, nga tupa dyan sa labas. Mm-hmm. Para makalagtad namin. Pagdating namin dyan, andoon na nakapatong na sa kahoy. Doon po yan nagagaling ang dugo yan po sa ipip, doon sa talipapa. Yung dugo niya? Sinunda namin dugo dito, ang patak-patak ng dugo. Dalawang araw namin kasusunod ng dugo, hindi namin natagpuan. Ah, may nakita po kayong dugo? Opo. Sa banda po? Sa may talipapa? Talipapa ng... Ano ba, buhay ba? Purok mabuhay. Purok mabuhay. Tapos dito lang malapit sa area na kayo na ito dinala? Opo. Ng dugo na yun? Nawala rin? Nawala. Oo. Eh, kilala niyo mga huli nila nakasama, hindi na po? Hindi. May mga kagalit ba siya, tingin niyo po? Yan po hindi ko alam. Ang biktima, kabanda ng Gerald, ay si Ronel Esparagosa. Patay na naman ito, Kaloy. Mm-hmm. Boundary ng, ayun dito sa kasama niyang komando rin, ano? Itong okay. Sila, tropa ni, nila Jimmy Niliaska. Mm-hmm. Kasamahan niya rin sa komando yung mga nakakita sa kanya. Oo. Sa boundary ng Napsan at sa boundary ng... Napsan tsaka Muntible. Napsan, Muntible. Oo. Doon nakita yung bangkay ni Ronel Esparagosa na isang membro din ng komando. Bata pa pala ito, Kaloy. 24 anyos pa lang ito. Oo. Siya ng buhay pa po, yan yung larawan niya. May hinala na itong si Ronel ay pinatay. Mm. Pero hintay natin yung investigasyon ng PNP o ng mga otoridad sa naturang pangyayaring ito. Dahil ilang araw na pala ito nawawala eh. Parang pangalawang araw na. Oo. Nung siya ay makita. Tsaka kabandaran Gerald. Oo. Yung bandaran news team, Paul, kayo una nakarating dyan, ano? Paul? O, tayo yun. Tayo lang kayo, yung... Kayo. Hindi, ibig sabihin bandera lang. Wala bandera. Na yung tinawagan... Tayo lang yung tinawagan ni Jimmy. Oo nga. Mm-hmm. So, unang nakita ng news team, yung lugar na yan, bago dumating yung mga police.
Pero una nakakita dyan, yung mga katropa niya rin, yung tropa ng komando. Komando. Makikita nyo doon, pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Makikita nyo doon sa itsura ng biktima, na medyo pa-decompose na ito kasi pangalawang araw na eh. Oo. At medyo may amoy na. Kabandera ng Gerard. So, doon na lang nga siya natuntun, Kalawi, dahil sa amoy. Amoy. Yung lugar talagang napakasukal niyan, magubat. Pero sa paghanap nila, natuntun dahil po doon sa masangsang, mabahong amoy. Mabahong amoy. Doon nila nakita na mayroong bangkay at ito na nga natagpuan si Ronel Esparagosa. Okay, so tingnan natin ito. Tingin natin talagang pinatay ito eh. Oo. Kabandera ng Gerald dahil ito palang mga tropa niya sa komando rin. May sinusubaybayang mga dugo nung mga nakarang anong... at before na siya ay makita. Okay. Pero hindi nila nakita kung saan. At doon na lang nila nakita kahapon. Oo. Sa may boundary nga ng Montible at Napsan. Okay. May dugo o bakas na sinusundan ng mga una. Meron. Pero hindi nila natagpuan at lumipas ng ilang araw, ito na nga, nung Sabado natagpuan. Construction worker pala itong si Ronel Esparagosa. Okay. Kabandera ng Gerald. So nakikiramay tayo sa kanyang pamilya. Masukal yung ano eh, yung bahagi na pinagkakitaan eh. Magubat, oo, masukal. Palagay natin tinapon ito dyan eh. At hindi dyan pinatay. Oo. At maaring dyan lang hinila yan. Sakay ng Paul, mga ilang ano sa ano yan? Sa kalsada? Sa highway, Paul. Wala sa highway. Ha? 50 meters. Mga 50 meters, malayo. Mga 50 meters eh. Kung hinila dyan. Kasi kung pinatay dyan, magagawin niya ng biktima dyan, di ba? Oo. Yung pinagtatrabaho niya, malayo dyan, di ba? Malayo. Okay, sige. So, tingnan natin kung may foul play dito, ha, mga kaibigan. Pero tingin natin, 100% meron. Kabanderang Gerald, ano? Oo. Okay? So, may kasunod pa tayong balita, kaugnay niyan. Sige. Kaugnay sa balitang yan, tila naging tapunan ng bangkay ang lugar dahil sa madilim at walang ilaw ang bahagi kung saan natagpuan ng biktima nito pong araw ng Sabado. Ito po ang naging payag ni Kapitan Furby Jane Abunales ng makapanayam ng bandera. Ayon kay Kapitan Abunales, lagi naman itong namomonitor dati. Ngunit nang maideklarang ang health crisis ay itinigil na muna ang mga programa ng barangay kaugnay dito. Samantala, nakikipag-coordinate na ang pamunuan ng barangay sa Bucor at sa city government para sa aksyong pwedeng gawin upang hindi na maulit pa ang kaparehong pangyayari. Nasa loob po kasi kami ng Bucor, makikipag-coordinate din kami sa Bucor kung anong pwede namin gawing hakbang dito dahil isa na nga po to sa naging, ano na, naging tapunan ng isang bangkay na nakita dito. Makikipag-coordinate po kami sa Bucor para mag-join po kami kung ano dapat namin gawin. Kami naman po sa barangay, yun nga po sinasabi ko sa inyo, napapaloob po kasi kami sa loob ng reservation ng Bucor. May mga project kami na ano, kailangan pa namin i-confirm kasi sa pamunuan ng Bucor. Kaya po, talagang wala po talaga itong ilaw since noon pa. Yun nga, isang inaano ko kasi dati nalilinis naman ito. Ngayon hindi na kasi nga siguro sa mahigpit po ang ano ngayon ng pamahalaan. Kaya po, makikipag-coordinate po kami para malaman namin po anong mga hakbang yung amin dapat gawin. Gerald, medyo sunod-sunod yung mga pangyayari, ano? Dahil sabi ko siya, palapit ng palapit eh. Yung okay. Nakaraang linggo, oh, sa Aborlan. Nakaraang linggo yan, ha? Sa Aborlan. Oh. Riding in tandem eh. Naku po, riding in tandem yun. Ito, papunta ng Puerto. Pero anyway, baka hindi naman magkaka-ugnay-ugnay yung mga pangyayari yan, ano? Espanyola, Lara, Aborlan. Puerto. Puerto na. Pero hindi natin nga masabi kung yan magkakaugnay ng mga pagpatay. Ano? Baka ma-isolated lang yung mga pangyayari na yan. At ito pang matindi. Ano pang matindi? Yung chip ng City Anti-Crime. Naku po. Baka may pagbabanta na naman. CCIO? May Richard mga Ligan. Nakitang mga bala. Mm. At may nakalagay doon sa karton na pinaglalagay ng mga bala. Goodbye Ligad. Goodbye Ligad. Talaga naman, ano ba ito? Naku po. Nasa linya natin yung EPO ng City Anti-Crime, si CIO Richard Ligad. Sir, good morning. Magandang umaga po, Halloween, at magandang umaga sa mga kababayan natin na nanonood at nakikinig sa inyong palatuntunan. Matindi itong karton na ito, sir. May mga, ewan ko kung ano mga bala ito, parang bala ng 45 ito. Tapos may nakalagay, goodbye Ligad. Nakita niyo na ito, sir, di ba kahapon? Ah,
gabi po, okay. Nakabandang alauna y media, o malapit na alas dos nang tumawag sa atin yung ating City Director, Carl B. Bar, ano po? Yeah. At inimbitahan tayo sa ating sa kanilang tanggapan dahil merong silang na-recover na box, no? Na itinuro sa kanila. At parang nakaano sa parang square box, ano? Oo, square box. At nakalagay ang 46 piraso. 46? Na live ammunition o bala. Bala. Ng M16. Oo. So, nakatusok-tusok. At sabi naman ni director, nabahala siya dun sa nakasulat. Nakasulat yung dalawa yung numero. Numero, oo. Frequency yun ng emergency frequency na ginagamit ng anti-crime, yung frequency ng emergency natin. Okay. Yung frequency yun ng 911 kung tawagin. Uh-huh. No? Tapos yung sa kabila namang side, nakalagay nga yung goodbye ligad. Uh-huh. So, kaya inibitahan tayo at tinanong kung meron ba tayong mga kagalit. Ay, sabi naman natin, wala naman tayo natandaan, Dalwi. Wala kang kagalit, pero maraming galit sa'yo siguro. Yung mga nahuhuli, kung ano-ano, di ba? Eh, baka po, no? Si, teka mo na, si Ayo, ilan yung bala? Sir, yung bala? 46 po, 46. 46. Nakatusok ito sa isang square box na karton. Apo. Yung nasa iba, nasa ilalim ng yung pagtusok, yung pre, matulis, yung sa bala, sa dulo, 46. Bakit? Kaya may palaisipan ba sa'yo bakit 46 na bala ng M16? Hindi ko rin po alam eh. 46 eh. Matanda naman sa edad ko yun. Oo nga, matanda. Hindi kaya mga 46 na yun, sir, bilang na mga nahuli ninyo o may bilang na pang 46 yung nagagalit sa inyo, mga ganun eh. Para kasi may, hindi maglalagay ng 46 yan kung walang ibig sabihin 46 na number eh. Apo. Hindi pa rin po alam, no? Oo. At patuloy pa rin po yung investigasyon ng kapulisan. Oo nga. So, matatandaan natin, ilang taon na si Ayo, meron dito sa May Mendoza Park na naka nandun ka, nakaparada yung sakyan mo at may bumaba, mayroong clutch bag, di ba? Yun, parang may, doon sa CCTV, kitang-kita, na parang mayroon din gagawin sa'yo. Di ba? Yung natatandaan mo yun, tagal na. Apo. Oh, ito naman, iba naman ngayon, bala naman na may pangalan mo, sir. Oo nga po, no? Bago ko lang po naalala. Oo, diba? Tama, apo. Ito ay na-recover malapit dito sa memorial sa may San Jose. San Jose? Saan, sir? Sa kasada lang? Apo. Sa Taming Kalsada po. Apo. Nabahala yung nag-report. Memorial, yun? Apo. Cementerio yun, eh. Cementerio. Apo. Ang tumawag sa radyo ang call sign Kasanga. Kasanga? Nakita niya, tinawag niya sa radyo ng 911. Kasanga? So, ang call sign daw ng 911 ay Kasanga, no? Kasanga. So, ngayon, nagdududa daw siya dahil parang natakot siya, baka raw may bomba or what, umikintab-kintab sa ibabaw. Mm-hmm. So, ang ginawa naman ngayon, tinatawag sana sa anti-crime. Ang problema, kagabi, maraming responde yung anti-crime, may vehicular accident. So, pinadirect na sila sa pulisan. Mm-hmm. So, pumunta yung kapulisan at nakuha rin yung tumawag, ano, yung call sign at patuloy na inimbestigan. Ayun. Itong karton na may mga bala, sa San Jose Memorial nakita sa labas, sa, sir? Apo, sa may gilid, sa may cementerio ng yung bahay kabahayan niya, ng mga ating mga kapatid Muslim. Ah, okay. So, parang may kakaugnay, di ba? Nakita sa cementerio, may bala. Tapos may nakalagay, goodbye ligad. May pangalan, goodbye ligad. Oh. Pero, tapos meron pang ano, no? Ito tinawag, sir, sa PNP, sa anti-crime. O 911? Apo, doon sa 911 ating frequency. Yung tumawag, sir, na-check kung sino yung tumawag? Apo, mayroon akong pagkakakilanlan at nakita rin ang investigasyon ng ating mga kapulisan at patuloy yung kanyang investigasyon mamaya kasi madali, alas gabi na nung makuha at makita at inayahan siyang investigahan ulit mamaya.
Oo, yung boxer na andyan, siguro maganda, sumailalim sa crime lab itong mga bala na to kasi alam natin may mga fingerprints pa yan dyan, eh, no? Sir, para maalaman, baka magkaroon ng matching at ma-match kung kaninong kamay yan. Apo, apo, at nagpapasalamat tayo at agad na nandoon din si Major Pagulayan, ano? Hmm. Yung ating exclusive Ikangay Chief. Oo. At pinapreserve naman kagad ni Director Vivar yung box. Oo. May mga fingerprint yan makukuha dyan, eh. Sir, yung bala ba? Hindi ito basyo, no? Live talaga ito? Live po, live nomination ng N16. Oo, nakabaon eh, oh. Pambihira. Pero anong sa tingin niyo, sir? Pa ito, alam natin, pananakot sa inyo to. O kung ano pa man, dahil sa lawak na lang trabahong ginagampanan ninyo at laban sa mga masasama yung may mga balak sa gobyerno, sir. Oh, Kaluya, no? Alam naman natin, hindi naman tayo abusador talaga. Mm. So kung tayo ay abusador, ang matatanggap natin reklamo. Okay. Diba? Reklamo dito, reklamo kay Liga, reklamo sa anti-crime, na ganun, inapis sila. Eh ito, sa ganitong pamamaraan, malamang nasagasaan sa trabaho natin. Yung gumawa niyan, tama ka, doon sa isang analisa mo, nasagasaan yan sa mga trabaho ginagampanan natin at na perwisyo, eh malamang, ito ay pasaway. Pasaway, no? Oo. Kaya ganun, oo. Kasi hindi siya makareklamo, ano, pasaway siya, minsan, na para siguro, kung ano yung magagawa natin, naapektuhan siya, or what. Mm. Yung individual, o kung sino man yung nasa likod yan, or maaaring pananakot, okay lang yun, no? As ginagampanan natin yung ating trabaho, wala pa namang magbabago sa atin. Oo, oh, ingat lang po siya iyo. Ito yung nakaraang mga taon, di ba? Nabanggit ko nga sa iyo, yun talaga, naka-clutch bag na eh. Bubunutin na lang eh. Di ba, sir? Yung sa may Mendoza. Oo, doon, di lumutang yung mga yun eh. Oo. Oh. Di ba? Di na rin sila lumutang. Parang sa'yo sabihin nila, oy, magkamali lang kayo. Ano? Ayan, post naman natin yung mukha sa media or what? Oo, oh, wala na. Sila lumutang. Nawala na. Ewan ko. Hindi ko lang kasi yung date doon eh. Tagal na yun, sir. Mga 2 years ago, 1 year ago. Kung mano ko lang, baka parehas ng dates eh. Oo nga. So, baka magkakaugnay-ugnay. Naisip ko lang, kasi pangalawa na ito eh. Yung mga threat talaga na lantara na talagang pinapakita sa publiko eh. O, oh, tama po yun, tama. Oo, okay. Sige, sir. So, ingat po. At medyo mga bala na ito. Kulang na lang yung magazine at ilalagay sa baril eh. At ipuputok eh. CIO, tapos sa cemetery nakita. Opo, opo. Anong ano raw, sir? Kasangga. Anong... Kasangga ang call sign eh. Nang pagtawag niya sa 911, Kasangga. Tapos sabi eh, hingi lang kami ng, pahingi kami ng pwedeng magtingin ng box dito. Medyo kaduda-duda. Kasangga. Parang programa sa radyo yun. Meron pa ba nun? Ha? Meron pa ba nun? Hindi ko alam. May parang programa. Wala na yata yun. Okay. So, sayo, yun lang po muna. At ingat po. At alam natin na medyo sa dami ng nasasagasaan po ninyo, hindi mo nasasagasaan. Pagpapatupad ang trabaho ninyo, maraming pong mga naapektuhan din talaga na hindi ko talaga masasabi nating natutuwa sa ginagawa ninyo. Talagang medyo nagagalit dahil nga dun sa pagpapatupad ninyo ng trabaho po ninyo. Sir. Opo nga po. Sa atin po, trabaho lang, no? Kung tayo hindi naman pasaway, hindi naman po namin kayo madadaanan o hindi naman namin kayo, ika nga, maagrabyado. Mm-hmm. Okay. Wala akong problema. Trabaho lang po. Trabaho lang. Maraming salamat, Chayo Richard Ligad, sir. Thank you, sir. Maraming salamat po at mapagpalang araw. Ayan, Kabanderang Gerald. Natandaan mo yung ano, nandiyan pa ba yung CCTV natin nun? Mamaya reviewin nga natin. Mm. Mga nakaraang taon. Oo, yung natandaan mo yung isa bubunot na lang clutch bag. Oo. Nabuti si Siyo, yung kanyang license firearms. Okay. Ay nandito na rin sa bewang niya. Nasa bewang na rin. Nasa bewang niya. Oo, at naka-holster na. Kaumang na yun. Kaumang na. Nag-alangan yung may hawak ng clutch bag. Pakita mo ulit yung mga bala. Nag-aalangan yung may hawak na yung bubunot sa clutch bag. Hindi bumunot kasi si CIO, naka-holster, naka-hawak na sa baril niya. Naka-forma na rin sila. Sa kalsada yun eh, di ba? Oo, sa kalsada. Diyan sa Mendoza Park. Riding in tandem ba yun? Oo, sumakay siya sa ano. Sa mutan, tatlo yun, tatlo. May nakaabang pa dun sa tagiliran. Okay, meron yun. Oo, so yun yung pag-analisa doon. Mukhang parang may gagawin sa kanya. Oo. Pero ang si CIO, medyo maganda yung reflexes niya, naka-ready. Rin. May copy tayo nun eh. May CCTV po. Hanapin natin mamaya yun. Pagkatapos, naalala ko eh. Baka may kaugnay ito. Ito naman, 46. 46 piraso. Apat na po at anim na piraso ng bala ng M16. Armalite yan.
Ayan o. Frequency ng ano? Frequency ng 911 sa radio sa... Yan. VHF. Ayan o. 14 MHz 9.9. O yan. Tapos ito. Goodbye, Ligad. Tapos sa likod, sa tagiliran, meron nakalagay. Goodbye, Ligad. Goodbye, Ligad. Tapos nakita sa... sa Jose Memorial, sa cementerio. Cementerio. Para magkakaugnay, di ba? May bala. May bala. Cementerio. May goodbye, may nakasulat na goodbye. God. Oo. So inaano ko, sabi ko kay CIO, may natatandaan ka bang numero na 46? 46? Kasi 46 yung naka baon ng mga bala sa karton eh. Oo. Di ba? Di natin, alam kong yung number 46 na nahuli nila sa drugs, o nahuli nila sa number 46 na nahuli nila sa yung mga maiingay yung mapler. Mm-hmm. Diba? Mga motor. Pwede. Yung mga nahuli sa mga yung mga natitikitan. Okay. Number 46. Marami kasi bakit 46 na bala? Ay marami pa naman lugar na pwede mo siksikan ng Paul. Sa isang magazine, ilan ang laman? Ng M16. M16. 30. 30. So, kung 46 toys at kalahati, yung banana type? Yun, 30. O, 30, banana type? 20, tsaka 30. Yung 30, banana type yun. Yung, yung 20, yung ordinaryong magasin. So, kung 46 ito, dalawang magasin. Marami, no? Di ba? Ayan, o. Oh. At saka ano to, live ammo to, ha? Hindi ito basyo. Okay. May ano yan? May dulo. Oh, pag... So, ang pag-iisipan ni, pinag-iisipan ni CIO ngayon, bakit 46? Di ba? Ano ba yung number na yan? May ibig sabihin yan eh. Di ba? May, sa mga nananakot, oh. May laman yan eh. May ibig sabihin yan. May ibig sabihin yung 46 yan, na yan. 46 na yan. Okay? Oh, yun. So, si CIO, sa dami ng hawak niya ngayon, mga sensitibo antay, sa drugs. Sa drugs. Di ba? Sa traffic. At marami pang iba. Peace and order, hawak nila rin 'yan, 'di ba? Kanya rin 'yan. Okay, so ingat lang ano, mga kaibigan natin. Tingnan natin yung CCTV no na kung saan merong isa na parang bubunot doon sa kitang-kita sa CCTV. Oo, oh, meron doon sa sa bag eh. Hmm. 'Di ba? Pero siya nakaganoon, naka-holster na agad eh. Okay, sige, sige. Ingat lang, siya Richard Ligad, kagabi nakita yan ha, kagabi. Pero, sasoko na itong ano eh. Itong mga bala na ito na nakalagay sa bag. Baka isa dyan, sigurado may fingerprint dyan eh. O, pwede. Kasi hawak naman talaga may ng tao yan bago dyan. May ilagay dyan. Kung magaling-galing nyo sa anting crime lab, oo. Alam mo sa Amerika yung mga ganito. Okay. Matutukoy pa? Matutukoy eh. Alam mo yung matching nila, pagka nakakuha sila ng ano dyan, nakakuha ng fingerprint. Okay. Na imamatch ka agad nila doon sa database kung kaninong fingerprint yun sa mga hawak nilang ano. Una-una sa Rose Gallery, di ba, yung mga suspect at pagkatapos doon sa compilation nila na may mga fingerprints, magmamatching. Okay. Madali makita pag kami, kung may fingerprint yan, kamanderang Gerald. Madali lang, ano, makita yan. Kung sino ang humawak ng mga bala na yan at nagbaon dyan sa karton na yan ng 46 na mga live ammo ano, ng M16. Yan. Para kay CIO, yung pong pangyayari na yan ay isang pananakot. Pananakot. So, tingnan natin baka mami, nilagi-lagi din nila yung pangalan niyo dyan. Di ba? Para may no. Ano, pag-isipan yung mga otoridad. Pero tingnan natin, Kabanderang Gerald, ha? Okay. Okay, samantala, ito, iba rin ito, ha? Ano yan? Ito, talagang pinagbababaril na ito. Ito talaga, pumutok na ito. Oo, pumutok na. Yung kaninang binalita namin, hindi pala ipuputok yun. Nakabaon lang sa, ano, nakabaon lang sa karton. Karton pa lang. Ito, pinagbabaril na talaga. Ito, pinaputok na. Oo, pinagbabaril lang. Hindi pa nakilala mga suspect ang isang L300 van sa Sitio Lublob o Lubkob, Barangay Aramaywan sa Quezon. Bandang alas 10 ng gabi nitong araw ng Sabado, Kabanderang Gerald, ha? Sabado. Kinilala ang biktimang si Dennis Fernandez. Kasama ang asawa nito at isa pang pahinante na pawang mga residente ng Barangay Antipolan sa munisipyo ng Nara. Base sa investigasyon ng PNP Quezon, binabaybay ng mga biktima ang lugar nang bigla umano silang nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Oh. Dahil para dahilan para agad nilang patakboy ng mabilis ang kanilang sinasakyang van.
ng makarating na mga ito sa ligtas sa lugar. Doon na lamang tumambad sa kanila ang walong tama ng bala sa likurang bahagi ng van, habang hindi pa natukoy kung anong kalibre ng baril naman ang ginamit sa pamamaril. Samantala, maswerte namang walang nasaktan o nasugatan sa insidente, habang nagpapatuloy naman ang ngayon ng investigasyon ng mga otoridad sa nasabing pamamaril. Ito lang yan sa ating lugar, ba eh? Ayan mo. Oo. Bandit, saan ito lang ito? Army 1. Quezon, sa Quezon ito. Quezon. Hindi tumagos yung bala sa doon sa loob. Hindi, tsaka yung patama doon sa may ano eh. Doon sa may ilaw eh. Ilaw? Oo. Saka sa likuran na yan, oh. Butas-butas, oh. May ano yung ano, may grouping. Alam mo yung grouping? Grouping? Pagka nagta-target shooting ka, okay, may tinatawag sila kung halimbawa doon lang sa isang lugar, halimbawa sa ulo lang. Ulo nandun lang? Nandun lahat yung mga bala na pinapapatungo doon, lahat tumatama. Okay. Grouping, hindi hiwa-hiwalay. Oo. Sabihin, doon sa party na yun, doon sa party na lang ngayon, doon nagtumpukan yung mga butas-butas na ano, na mula doon sa tama ng bala ng baril. Oo. Ito ganun din. Grouping din ito. Yan o. Nasa kaliwang bahagi, nasa ibaba. Doon ang tama nung ano. Baka pinapatamaan yung driver, libat lang yung nagpaputok doon sa baba, tumama. Mm. Diba? Okay, kung hindi, tina-target, gulong. Gulong? Oo, gulong. Tapos mataas lang. Para ma-paralyze yung sasakyan. Oo. Pero hindi na maganda ito. Natatandaan mo, yung isang si Vice Mayor. Oh, Vice Mayor. Si Vice Mayor sa Quezon, diba, pinagbabaril din sa binaril din sa sasakyan. Ganon din yun. Diba? Nagbabaril din sa sasakyan. Oo, si Sanely, ganon din. Pinagbabaril din. Riding in tandem. Oh, riding in tandem. Isang negosyante rin. Nako, diba? Marami ng mga pangyayari sa atin ang baringan. Hindi maganda ito mga nangyayari nito. Atensyon sa ating provincial director. Medyo ipig yung ating mga kapulisan at yung ating mga chief of police, diba? Kailangan ng medyo alerto, dapat. Diba? Kasi hindi na, pang ilan na ito, hindi na natin mabilang. Ang maswerte na lang dito, yung pong sakay nito pong van, hindi ho tinamaan, ligtas po sila. Okay, so ingat-ingat po mga kabandera. Samantala, usapin COVID tayo, kabandera Gerald. COVID tayo. Sa ating mga balita pa, hindi na nadagdagan pa ang kaso ng mga nagpositibo sa COVID-19 dyan po sa Barangay Mandaragat. Ito ay kasunod ng pagkakatalaan ng local transmission sa lugar matapos na maging COVID-19 carrier ang isang 23-anyos na lalaki na residente nito kamakailan. Sa panayam po ng bandera kay Kapitan Jerry Abad, kinumpirma nitong negatibo sa virus ang mga magulang na naturang pasyente at maaari nang makauwi sa kanilang tahanan. Ayon na rin sa City Incident Management Team, may ilang mga individual na mga close contact ang pasyente ang nasa quarantine facilities pa rin habang hinihintay ang resulta ng kanilang swab test. Pagtitiyak pa ni Kapitan Abad na walang dapat ipangamba ang kanilang nasasakupan, lalo pa't ginagawa ng mga ito lahat upang matiyak na hindi nakakalat ang virus sa kanilang lugar. Update natin doon. Yung kanyang pamilya naman, yeah. Yung kanyang yung mama niya at yung papa niya, base yung sa resulta nung result nung swab ay naging negative naman, no? At yun naman yung isa sa mga magandang balita, dahil tumawag na rin sa atin yung si Dr. Ben at sinasabi nga na nag-negative at mukhang papauwiin na rin sa bahay nila. Opo. Ang arrangement ay baka ngayong linggo, no, uuwi. Pero sabi ko nga, sana bago umuwi, ma-disinfect ulit yung area nila, yung kanilang bahay. Meron pa yung ibang naka-quarantine pa ngayon, no, ay nasa ano pa rin, no, inantay pa rin yung result ng mga swab test nila. Pero so far, yung Barangay Mandaragat na nag-positive ay isa pa lang, no, yun pa lang din yung una. Wala nang ibang lumabas doon sa mga na-swab test nila ng taga-Barangay Mandaragat na nag-positive. Naman ni Kapitan Estrella Salvador ng Barangay San Jose na nakatira sa PROC Bagong Pag-asa at PROC Masikap 1 ang dalawang individual na nahawaan ng COVID-19 ng isang taga-barangay Mandaragat. Ngunit hanggang dito na lamang umano ang impormasyon na kanyang mailalabas kahit ninanais ng kanyang mga kabarangay na tukuyin kung saan mismo ang bahay nito. Matatandaan na ang mga ito ay kinabibilangan ng isang 23 taong gulang na lalaki
empleyado ng isang pribadong power company at 42 taong gulang na babae na nagtatrabaho naman sa isang department store. Ayon kay Kapitan Salvador, ang mga ito ay pawang nasa isolation facility na maging ang kanilang mga anak. Iningayat naman ng mga opisyal, ang kanyang mga kabarangay na huwag magpanik at mag-ingat na lamang upang maiwasan ang banta ng virus. Paglilinaw pa ni Kapitan Salvador, bagamat ninanais ng kanyang mga residente ng nasabing barangay na magdeklara ng lockdown, ay hindi naman ito maaring gawin ng pamunuan ng barangay na walang paintulot sa City IMT. Napurok man si Kapuno, yung isang kapamilya niya, ay nag-negative naman po. Mm-hmm. Sa ngayon po, nasa isolation pa rin po yung ating positive. At saka yung isa po, sa bagong pag-asa po, yung pamilya ay nasa isolation pa po. Sa gabi po, nagkakaroon din kami ng check 22 sa may Purok Bagong Pag-asa. Hanggat maaari sana sa kabarangay namin, wag naman po kayo magagalit sa amin dahil po hindi naman namin direkta masasabi kung saan po yan. Mm. Ang sa akin lang po, mag-ingat tayo dahil lahat kailangan gumamit po na ng face mask, face shield, lalong-lalo na po yung Bagong Pag-asa. Ang tatay nito ay isang may tricycle driver po dahil merong tricycle na dalawa. Nagpapanik po yung kabarangay. Marami pong nagko-comment na sabihin ko po. Hindi po, mahigpit po yan na pinagbabawal ang IETF. At wala naman pong binababa yung IETF para tayo ay mag-lockdown. Mm. Tayo mga kabarangay, tayo na mismo ang mag-ingat. Mm. Yung iba dyan, nagpapanik na, kisyo ganito, ganun. Wala po, makinig naman kayo sa lalong-lalo na yung update sa mga, yung katulad nito, yung bandera. Bumuo naman ng 25 contact tracing team ang barangay San Pedro upang matiyak na matutukoy ang mga maaaring nakasalamuan ng kanilang kabarangay na nagpositive sa COVID-19. Maliban kasi sa 2 taga-barangay San Jose, may isang taga San Pedro rin ang nahawa ng virus. Ito ay isang 53 anyos na babae na kaanak ng COVID-19 carrier at isang government health worker. Sa panayam po kay Kapitan Francisco Cocoy Gabuco, patuloy ang pag-iikot ng mga ito para pagpaalala sa publiko kaugnay sa health protocols na dapat sundin, lalo na ngayong may nagpositive sa kanyang nasasakupan. Samantala, tinukoy naman itong nakatira ang pasyente sa Puro Sandiwa. Radio Bandera COVID-19. Naitatag natin yung yung behers na andyan, yung ating contact tracer. Actually, napakalaki ng kailangan dito sa San Pedro. So, mayroon kaming contact tracing team na around 25 teams. Napaikot natin yung barangay Tanod to remind them yung mga walang suot na face mask talagang inoobligan natin, pinaparahan natin sa kalsada. At ni-remind natin na magsuot ng face mask. Anong unang pumutok yung problema natin yan, na-trace din agad natin yung mga ibinigay na pangalan sa atin. Mm-hmm. So, namomonitor natin yan at talaga namang kailangan na tiyagaan ito at kailangan kausapin mo yung tao. Nasa Sandiwa, Purok Sandiwa. So, Along Libis lang ito. Kaugnay pa rin sa usaping COVID, naitala naman ang kauna-unahang kaso ng local transmission sa bayan ng Magsaysay. Ito naman ang kinumpirma ng Magsaysay Rural Health Unit sa pamamagitan ng kanilang social media page nitong araw ng Sabado. Base sa post, ang nagpositibong individual ay close contact ng positibong kaso mula sa bayan ng Kuyo, na ikasyam na individual naman na nagpositibo sa virus na nasabing bayan. Ito'y asymptomatic at kasalukuyang nasa isolation facility. Agad naman nagkasanang contact tracing ang Rural Health Unit upang mapigilan na maitala ang community transmission. Samantala, sa ngayon ay isa na lamang aktibong kaso ng COVID-19 sa Magsaysay, kabilang na ang natural local transmission case. Radio Bandera COVID-19. Alright, yan yung update natin sa COVID.
may dagdag. May dagdag ka, Louie. Naguluhan ako sa COVID eh. Nag-rumble. Okay, so may dagdag tayo sa Puerto Caloy ha. Meron. Dito sa report ng IMT. Oh, yan. Local transmissions, Santa Monica meron na rin. Local transmission ito. Community transmission. 22 years old babae, barangay Santa Monica. Okay. Sa San Manuel meron din. Ito mga nahawa ito ha. Mga nahawa ito Kaluy ha. 22 years old pa rin babae, barangay San Manuel. Mm-hmm. 26 years old lalaki, Tinigiban. Mm-hmm. At merong dagdag na isa, 25 years old lalaki, diyan po sa barangay San Jose. Okay. Isang import. Isang apat na local transmission, tama ba? Apat. Apat na panay mga ano to, panay mga community transmission community ito. Community transmission. Hmm. Para so, ibig sabihin, hawa na ito. Hawa na ito. Oh. Ibig sabihin, si COVID nandyan sa kalsada ng Puerto, pag-alagala. Nandyan na. Meron sa Santa Monica, at sa na, San Manuel, Tinigiban, sa Rosin. At nasa sa atin na yan kung paano natin yayayain si COVID papunta ng bahay natin. Ba't yayain? Ipalayuin na. Ibig sabihin, palayuin natin. Ibig sabihin ko, nasa sa atin na yan kung paano tayo iiwas kay COVID. Ayun. At nasa sa atin na rin yan kung paano natin siya dadalhin sa bahay natin. Ibig sabihin, kung mayroong nagka-COVID sa loob ng bahay mo, sino nagdala? Nako, yan ang diba? Kaya ibig sabihin, huwag mong dalhin sa bahay mo. Anong gagawin mo? Yun. Pag may kausap ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka. Oh, yan. Pag may kausap ka, lumayo ka ng kalating metro. Yan. Oh. Metro. O kaya, talaga. Diba? At face yung, shield. Yung sapatos at chinelas mo, bago ka tumuntong sa bahay mo, yan. Isprayan mo ng Sunrox. Sunrox? Oh. Sunrox. Yung kamay mo, maglagay ka ng alcohol bago ka maghahawak yan ng anumang bagay sa loob ng bahay mo. Umpisa sa gate. Ibulsa nyo na yan, yung alcohol. Dalawa yan eh. Ah? Sunrox, alam mo may nabibili ngayon ng maliit na spray? Okay. Yung maliit na spray? Meron, no. Lagyan mo yan ng Sunrox. Ilagay mo sa loob ng bag mo. Lagyan mo ng alcohol. Dalawa. Yung Sunrox para sa pag-disinfect sa swelas ng sapatos mo o chinelas mo. Okay, para sa bago ka tumuntong sa bahay mo. Oo. Kasi maaring dumikit si COVID na nandito ngayon dahil may community transmission tayo sa Puerto sa swelas ng sapatos mo. Okay, pwede yan. Diba? Dahil yan, halimbawa, yung swelas ng sapatos mo, natapakan yung laway. Laway? Laway, o may dumura. Ano? At yung dura na yon mayroong COVID. Naku galing po sa isang carrier. Oh, natapakan. At natapakan mo, nadala mo sa loob ng bahay mo. Okay. Oh, problema ka na dyan. Naku po, yan na. Diba? Kung hindi, nakahawa ka ng estribo, baba ka sa tricycle, mga bakal na nandun yung talsik ng laway na may COVID. Nasa kamay mo na yun. Oh. So, may Sunrox ka, mayroong ka pang alcohol. Yan. Diba? Pagpasok mo sa loob ng bahay mo, kayo nasa sa inyo na yan, kung paano nyo iingatan ang pamilya ninyo dahil si COVID po ay nandito sa mga kalsada ng Puerto. Nandito na. May community transmission tayo. Okay. So, awa na ito eh. Okay. Ingat po. Kabandaran General, di pa kayo ng konti. Oh. I-acknowledge naman natin dahil natatandaan mo yung mga poste na ating tinalakay nung nakaraan sa mga balita natin. Oh, yung mga nagsiposte ng kawayan? Ayan, yung tatlo na yan. Oh, yung tatlo na ito? Oo, oh, dyan sa may Tinigiban. Oo, oh, yan. Sa Tinigiban yan. Sama ni ko ito. Yung malaki, sa Lapukor. Oh, Napukor yun. Nung Sabado, nadaanan natin yan. Pinapunta rin si Kuya Bing. Oh. Dahil in fairness naman doon sa mga... Bakit may nadisgrasya na naman? Hindi, wala. Tinatanggal na. Ayan, pakita mo. Okay. Ayan, tinatrabaho na nila. Oh. Diba, ilang beses natin tinawag-tawagan niya, natanggalin na yan. Ang deadline niya natin, no, nakaraang linggo lang eh. Pero Sabado, nakita natin yung mga lineman na yan, ang Lapukor, umakit sa mga post, sinadaan na natin na ginagawa na nila. Ayun, tatanggalin na nila ito. Eh, natanggalin na. Yung wire mo na, tinatanggal dyan. Ayan, ililipat dito sa steel post. Ayun, ililipat nila. Bago nila tanggalin. Oo. May panayam si Kabanderang Bing Bataga sa mga taga Lapukor na yan. Sige, pakinggan natin. Radio Antena COVID-19. Sir, ringin lang po tayo, sir, ng kunting update sapagkat nakita natin na ililipat na yata, sir, itong poste sa steel post natin, sir. Baka pwedeng bigyan kami ng informasyon, sir. Good morning po. Ito po ay part ng aming program na paglilipat ng mga poste, mga lumang poste natin na tinamaan ng road widening ng DPWH. Opo. So, yan po sir, yung activity natin ginagawa ngayon is part ng ano natin, ng nakaprogram na magre-retire nitong mga lumang poste natin at paglilipat doon sa mga bagong steel pole natin.
Sir, yung ano po yung mga naka-schedule ngayon? Itong tatlo lang ba o kasama na po yung sa kanto ng Quezon, sir? Kasama po yan, sir. Sunod-sunod na po yung activity natin ginagawa. Siyempre Saturday and Sunday. Opo. Yan po yung lahat ng mga steel pole. Yung mga wood pole na tinamaan ng road widening. Ililipat po natin yan kaunti-unti. Okay, sir. Sir, ano na lang, sir? Huling mensahe po. Pukor, Kabandyaran Gerald, sa panisabihin, kahit pa paano siguro, nakaramdam sila na, teka mo na, naaraw-araw natin sa radyo, lalo yung tatlo na yun. Tatlo na, ay talagang mainit sa mata yun. Naaraw-araw natin dito sa balita natin, noong Sabado, nakita natin, Uh-oh. In fairness to them, sa napukor, tinatanggal naman na. Tuwing Sabado at Linggo lang sila nagtatrabaho. Napukor, ha? Napukor yun, napukor. Siyempre, ewan ko yung palay ko, kung yung doon sa Abanin ko, tinatanggal na. Tinatanggal na ba yun? Hindi ko alam, hindi ko nadaanan. Tinitignan pa. 35 million na sa kanila, 35 million. Pinagpaplanuhan na nila yung Kalawi. 35 million ang nandiyan sa pera na ng DP, pera ng bayan, galing sa DP, papunta ng Paleco para tanggalin yung mga poste na yan. Matatanda natin ilan ang mga nakandamatay. Dahil bumangga sa mga poste na yan, naapekto ng road widening at sa kabila ng paalala ng DILG, nandiyan pa rin sa kalsada yung mga poste na yan, Kabandyaran Gerald. Sana isunod na nila yung Abaneco na yun kasi delikado rin yun eh. Paleco yun, ito, napukor nakita natin eh. Napukor. Susunod na nila nito yung sa may PSU na raw. Ayan yung sa PSU kasunod. Susunod na nito, yung Sabado yata ang gawa nila. Sabado at Linggo lang sila nakakagawa eh. At ang mga balitang yan natin sa atin ng DTX 500. Yan, DTX. Magandang proteksyon sa kidney. Kabandyaran Gerald, dahil sa pagkakaroon ng diabetes o mataas ang blood sugar, hindi maganda yan. Sobrang pagtaas ng inyong blood sugar na sumisira sa inyong kidney, ha? Kaya huwag nang hintayin pang masira ang inyong kidney, mag-DTX 500 ka na. DTX 500, epektibong pang pababa ng blood sugar. Yun. Kaya para ma-prevent ang diabetes at bumaba ang blood sugar, mag-DTX 500 na. Isang capsule 3 times a day kasama exercise at tamang pagkain. Goodbye, diabetes! DTX 500? Yeah. At syempre, may tangkaso, may ubo. Yung tangkaso, ha? Oh, may ubo, ha? Meron. Kailangang, alam mo, mabisang-bibisang, vitamin C talaga eh. Vitamin C? Para galing mga pagtigpa 500 milligrams. Para hindi tayo sipunin. Dr. C! Vitamin C, Dr. C. Ba't talaga naman, ha? Mabibili sa mga pangunahing butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Yung klinika ng Life Extension Vitamin D3 na may mga problema sa puso. Oh, yun, sa puso naman. Kabandyaran Gerald. Life Extension Clinic. Yan, open yan. 8 to 5 o'clock. Libre yan. Konsultasyon. Diyan po yan sa Chinatown Mall Center. Chinatown Center. Life Extension Vitamin D3, napakagandang supplement para nga 10 pesos lang yan. Mura imported lang. Yan, ha? Galing sa Amerika. US. Ha? At highly recommended ng mga doktor kahit magtanong pa tayo. Lalo may mga talagang heart problem. Mga kabandera. At dahil 80 days na lang, Pasko na, Chinatown Center, mabibili nyo na dyan yung mga pamparegalo po ninyo. Yun, sugod na ho, punta ho kayo dyan. Chinatown. Cellphone, mga appliances. Mga damit, meron dyan. One-stop shop. Chinatown Center, ha? Marami sila mabibili dyan. Marami kayo mabibili dyan, mga kaibigan. Okay. Alright, dahil may oras pa tayo. Ba't talaga hindi naman? Hindi dumating yung backup na, yung backup singer natin, ha? Hindi kakayanin natin ito. Sige, tirayin natin kung paano ito. Okay, sige. At dahil 80 days to go, Pasko na. Aba, mag-aakinsin na naman sa susunod na linggo pagkatapos sa 30, Nobyembre na. Arul, pambira, malapit na. Dalawang buwan na lang, Ang tanong, mayroon bang mga Christmas party? Aba talaga naman po, pwede sabi siguro sa social distancing. Wala mo na daw mga ganun. Hindi discourage sila yung mga Christmas party sa mga Metro. Yung mga Metro Manila mayors, mukhang suspended yung kanilang Christmas party sa mga pampublikong lugar, pampublikong mga establishmento. Ayaw ko lang sa mga private. Parang ang lungkot naman nun pag walang Christmas party. Paano kayo yung mga exchange gift? Online? Oo. Pwede ba yun yung online? Okay. Holy night tayo! Holy night! Oo, sige. Holy night! Marami akong tinirang luya kanina eh. Mapambira, buti ka pa. Luya tinira mo, ha? Ayan. Banat! Kabandarang Ken, ha? Bitigdan ko yung gatas kung ano epekto nito. Gatas naman sa'yo. Sa akin, luya eh. Gumatas ako eh. Oo. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's work. Pa, maganda yung ang bending yun. Nabirin natin. Hallelujah! Lonely the world in sin and error pining till He appears.
so barely sure. Maganda, maganda, maganda. Ang combination ng Luya, panigla ng Luya. At real noble, the weary one rejoices for yonder breaks. And you in glorious morning. Try natin na, try natin, try natin. Doon lang muna tayo. Pinaya natin yung angel voices bukas na. Oh, ito mataas. Kailangan dahan-dahan eh. Step by step yan eh. Ayan nyo po, bago all tapos. All on your knees muna bago bukas naman yung the angel voices. Ayan. Bago all night divine. Diba? Oo. Oh, matamatin lang natin. Matamatin natin. Hindi natin makukuha sa isahan yan eh. Oh, para pagdating ng December, kabisado na. Kompleto na, diba? Oo. Oh. Ayan, mga kabandera ha? At yan ang kalipunan ng mga nagbabagang balita ngayong araw na ito ng Lunes, makibigan ni Kalima sa buwan Oktubre 2020. Mula dito sa bulwagang pambalitaan ng Radyo Bandera, nasabay na papakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Abangan ang susunod na pagbabalita. Kami ang inyong naging tagapagbalita. Ang tagapagbalita, Kaluwi La Rosa. At ka Gerald Gales. At ito ang Bandera Balita ngayon. Bandera Balita ngayon. 88.7 Radyo.